Basic. Sa mga tao dyan na mahilig kumain ng medyo maasim-asim, mahilig uminom at mamulutan, ito po ay perfect para sa iyo. Ngayon naman, huwag na nating patagalan pa, umpisa na natin ang pagluluto. So ayan no, ito po ang ating bidang ingredients for today. So kailangan natin ng tenga ng baboy. Bago ang lahat, kailangan pakuluan muna natin ang tenga ng baboy. So ang first kulo, of course, kailangan itapon ng matanggal ang mga masasamang elemento. Tapos, paglalagay mo na siya ng panibagong water for the second time, lalagay mo na siya ngayon ng luya na pinitpit. Tsaka mo siya pakuluin. Ngayon, tandaan mabuti na hindi kailangan sobrang lambot at hindi rin kailangan matigas. Sakto lang. Yung tamang pustiso makatagat. Ganun. So, ngayon, hihiwain natin ngayon yan. So, ayan no. So, since nakulo na to, of course, I mean, since napa-lambot na natin, ayan no. Ganyan, matanggal siya agad sa ito. Bago ang lahat, kailangan linisin mabuti ang tainga, no? Kasi baka may mga tutuliday. Of course, may mga tainga ng baboy na mabuo. Pero pwede naman kayo pag bumili sa palengke, pwede nyo sabihin doon sa tinda na ipasunod. Ganun. So, dito, medyo mabuhok ito, no? Kailangan i-check mong mabuti yung so, tutuliday. Baka may mga tutuliday, kailangan pa. So, dun sa ang iba talaga, traditional traditional way of cooking ginagawa nila, sinusunod ko na nila ito. So, ako, hindi ko na ito sinusunod. Pinipis ko na lang yan ba? At saka, napakuluan naman na yan ang bakulti. Nagugasan ang mabuti. Yung importante. Ito talaga ang pinaka-importante, no? Nalinisin kasi ito yung main ingredients namin. Alright. So, hiwain mo na ngayon. Importante ang paghiwa. Hindi sobrang hate. Hindi rin yung malalaki. Well, meron yung iba, mami lang, pwede pa gumawa ng sisig na ano, yung meat. Yung hindi yung tenga, hindi yung mukha ng baboy. Pwede naman, please mo naman yun. Pero ito kasi talaga ang pangsagutan na sisig. Pwede ka magsisig yung ganun style, pang-ulam talaga. Pero ito, inuulam ko namin eh. So, ganyan no, ang magtutuloy nito mag-iwa si Dodong, papakita ko lang sa kanya, mas set ang kasya sa pag-iwa nito. May nakailang beses na kasi gumawa nito. Ganyan lang yung pagtiwa, no? So, tandaan mabuti, hindi kailangan latang-lata yung tenga. Otherwise, magsasag yung ating sisig. Alright? So, ayan. Tapos na po nahiwa na lahat, no? Ayan. So, ngayon, piprito naman natin yung liver. Yes, mga kapatid, tamang narinig nyo. Ang ating pong sisig ay mayroong liver ng manok. So, ito po yun. Ngayon, kailangan muna natin i-prito ito bago natin hiwain na parang ganyan kaliliit. So, ayan no. So, syempre, hugasan mabuti. Ilagyan ko lang ito ng kunting asin at paminta. And then, ayan na, i-prito na natin. Hindi naman sobrang toasted. Tama lang. So, ayan. Na-i-prito na natin yung, ano no, liver, chicken liver. So, may hiwain na natin ito ng mga ganito kaliliit. Okay, mga ingredients natin no, naiwan na natin. So, meron tayong tenga ng baboy. So, kagaya sabi ko kanina, napakuluan na siya. And then, hiwain na maliliit. Hindi na natin kailangan sunugin pa. But, ulitin ko lang po, this is just my way of cooking. Kanya-kanya tayo ng style, no? So, uy, labutay. And ito na yung ating liver, hinahiwa na rin siya ng maliliit, no? So, pindirito yan, chicken liver. Sa ating mga lamas, ang ating mga ricotta, kailangan natin ng bawang, sibuyas, bell pepper. So, ito lang yung kunti lang yung green. Mas maganda sana kung half na red, half na green. But then, yan lang yung available. So, ito yung ating mga lamas. And we also need chili powder. And this is just an option, no? Kung gusto mo ng manghang. And we also need sinigang mix. Ito po ay bigay ni Ate Christy sa taas. Kaya nagpabili ako kay Dodong. Nakita niya nagpabili ako. Kaya binigay na lang niya ito, sinigang mix. Kaya maraming salamat sa iyo, Ate Christy. Shout out pala sa iyo, no?
Thank you, thank you. So, ayan po yung mga main ingredients natin. And of course, asin paminta. Yun lang po ang ating mga ingredients. And umpisahan na natin ang ating pagluluto. Syempre, hello, hello, hello mga katambok. Sin, umpisahan mo natin ang ating pagluluto ng mga lamas. Alam nyo na yan kung paano. Unang bawang, sibuyas. So, yun ang basic. Ngayon, huwag kayong mag, ano no? Madanagan. Kaya madanagan dito. Kaya nako, vintage itong kalta namin. So, yan pala no. Sa Bisaya, ang tawag namin dito sa kawali ay kalha. In Tagalog, this is kawali. Tutunan kayong mga ano, Bisaya words. Alright, so tapos na natin itong nag-isa-isa ng konti. Lalagay na natin ang pinakauna ay ang tinga ng baboy. Ayan na mga katapok. Isisig na ngayon natin ito. Papalabasin lang natin yung oil dito. Ating pork. So, syempre kasi vintage po yung ating kawali, no? Kailangan mo talaga ng patuder. So, ganyan lang siya. Wala ka munang ilalagay. Papalabas mo muna yung kanyang mantika. So, takpan muna natin. So, syempre, habang inantay natin yung ano natin, ang ating pork, masisip ka ang labas yung natural oil from the ear of the pork. So, perfect talaga itong sisig na to para sa mga maasawa dyan na mahilig uminom at gusto lagi yung lumabas na yung mantika niya. So, yun pala, no, paalala lang, talagang dumidikit siya sa kawali. Yung ano niya, kaya kailangan talaga tutukan mo siya, otherwise, susunod na guys. Ngayon, ay susunod naman natin ilagay ang liver. So, sabi ko nga, no, itong kawali namin ay vintage ito, hindi ba naman lagyan ng holder. Dating ng araw, susunod na yung kawali natin. Ganyan, comment lang kayo at lagi naman ako mag-check sa mga comments ninyo lalo na dun sa ating masugid na commentator, no? Thank you so much sa walang sawang pagpanunood at pakikinig sa aking napakagandang boses. Lalagay na natin yung chili powder, pero optional lang po yun ha, kung ayaw nyo ng manghang pwedeng walang sili. So, this is just an option. Ilalagay na natin yung chili. Ilalagay naman natin ngayon ang sinigang mix. No? Tataka kayo, bakit mo lagyan ng sinigang mix? Kasi nga, ang sisig ay maasim. Maasim-asim. So, hindi masyadong madami. Ito ay maliit na sachet lang. This is just 11 grams. Kasi lalagyan pa natin to ng lemon. Kung mayroon kayong kalamansi, okay din. This is ang ating asin. And of course, ilalagay mo na ngayon ang pepper. Medyo madami-dami ang pepper natin para mas spice. Okay? Ayan. So, kalukayin mo na yan. Ganun lang mga inday. Ngayon, ang pampabango ngayon nito ay ang bell pepper. Tikman natin kung tama lang yung asin niya. Perfect na. Nilalagay na natin ang bell pepper.
So, laging sa huli ang bell pepper ilalagay, no? Para hindi malasog. Kasi ang gusto nating ma-achieve ay yung may crunchiness. What? Diba? This is it. Pansit. Ngayon, meron pa tayong ilalagay dito. Na secret, ano, ingredients ni Mami Lay. Pero hindi na secret ngayon. So, i-reveal ko na. Char. So, manatiling mahina lang ang apoy nang hindi masunog. Okay. Ngayon, ang ilalagay ay ang lemon zest para mabango. So, ito, ganito lang gawin nyo para makuha mo yung zest niya dito. Siyempre, nahugasan na yan, no? Kuskusin mo lang yan, mga Inday. Ganyan mo lang yan, Day, o. Oh. Konti-konti lang, Day, ba? Hindi man siya nakukuskus, eh. So, anyway, kasi yung lasa niya dito, may medyo pakapak lang. Kukontrahin niya yung ating sisig with chicken liver. Pork sisig with chicken liver. Wala tayong lalagay na itlog whatever kasi ang pang-inamnam natin ay yung liver. So, nandiyan na siya, no? Lalagay tayo ng konting lemon. Kasi hindi ko ito sinigang hanang ulam. sinigang ba yung ulam na yan? Diba? Okay, sana naman ay manatutunan kayo ngayong araw na ito, ano, sa ating second episode. Ayan na, okay na. Pwede na kumain. Kain na tayo. Prepare na. So, ayan na yung sisig natin. Okay. Ayan na, mga katambok, no. Titikman na ngayon ni Hannah Lane. Siya ang ating judge. Naman, madam. Kumusta ang lasa? I need, ano ha? Real feedback. Oh, ayan. Nagawa namin yung ulam. Sasama na yun sa kanin. Dami, nakaayo. Ano, nak? Sarap. Anghang. Tuloy yung anghang. Oh, super anghang. Ayan. Kain na tayo, mga katambok, no? Hanggang dito na lang po ang episode natin na ito. Maraming salamat ulit sa mga nag-abang, doon sa mga nag-comment sa first episode natin sa Dinuguan with a Twist. Maraming salamat ulit. And of course, ating mga new subscribers, no? Nakikita ko na nag-grow talaga ang ating channel. Kaya naman, thank you so much, Lord! Sana pagising ko 500 na talaga. Charot! Kung mayroon po kayong mga tanong regarding dito sa ating menu, ang ating sisig with chicken liver, ay mag-comment lang po kayo dyan at palagi naman ako nag-check sa mga comment. Kaya, I will surely respond back. Now, abang-abangan nyo po ang ating next episode sa ating Mami Lay's Cooking Show. Nga pala, that's gonna be every week natin nilalabas, no, kung ano ang ating mga menu, ano ang mga ilalapag natin sa ating lamesa. Kaya maraming salamat ulit sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like, nag-share. Kayo na talaga. Thank you sa lahat ng nanonood. Walang ibang masabi kundi maraming salamat. And mega love shoutout muna, no? Mag-mega love shoutout ako. Baka hindi nyo narinig kanina. Mega love shoutout kay Ate Christy, ang aming tiyahin. Nandyan sa taas ng bahay namin, no? Ang kanilang bahay. Maraming salamat ate sa pagbigay ng sinigang mix para sa ating sisig, pork sisig with chicken liver. Of course, ating mga kababayan na sa ibang bansa, ating mga OFW na meron at merong time na mag-check para sa ating channel, no? Thank you talaga sa support ninyo. And mega love shoutout of course sa aking pinsan na si Mabel na walang sawang pagsusuporta. Talaga namang ginugrow niya ang channel ko din. Kaya thank you din sa iyo ate. At sa aking mga kapatid dyan, ingat-ingat kayo palagi. And dito lang po yan mga kapatid. Walang iba kundi sa Mami Lay's Cooking Show. Thank you and see you on my next episode.